Before we start, let's all pray. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami mga makasalanan pa, ikaw ay nahabag sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang makinig ng iyong salita at purihin ang iyong pangalan. Let us understand the will of God and also let us get the spiritual strength through the Word of God. Nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at malaman po namin kung ano ang kalooban ng Diyos. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our life. Bilang mga born-again Christian, nawa po huwag naming malimutan ang tunay na layunin ng aming buhay. When we look at all the signs what happening nowadays, it is very near the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya kapag nakikita po namin yung mga tanda sa mga araw na ito, nalalaman po namin na malapit na ang pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Let us listen this age and also let us be awakened. Kaya nawa maunawaan po namin ang panahon at kami po ay manatiling gising. And let us do our best to achieve the will of God through our Christian life. At gawin namin yung lahat ng aming makakaya upang magawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano. We are praying for the incoming Quezon City Church Bible Seminar and also cell group district the Bible Seminar in next week. At dalangin po namin sa susunod na linggo ang papalapit po namin na Quezon City Bible Seminar at gayon din naman po yung District 4 Bible Seminar. We pray the main law source will attend this Bible Seminar and also they will realize what is the real truth. Dalangin po namin na maraming mga baguhan ang dumalo sa Bible Seminar at maunawaan po nila ang katotohanan. Today also there are some brothers and sisters who are not able to join this Sunday sermon. Ngayon po may ilang mga brothers and sisters na hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito ngayon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po ang kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila ang kanila pong sinserong buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having some sickness or having any difficulties, please give them the more strength so that they will overcome all the difficulties. Kung meron naman po sa mga brothers and sisters na meron pong sakit o kaya naman ay mayroong kahirapan, pakiusap, tulungan mo po sila nang sa gayon ay magawa po nila na malagpasan ang mga bagay na ito. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Sunday sermon hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Let's open our Bible, 1 Thessalonians chapter 5. Buksan po natin sa unang Thessalonica chapter 5. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 from verse 16 to 18. Unang Thessalonica chapter 5 simula from verse 16 to 18. Simula po sa verse 16 hanggang 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Rejoice always. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. We are very familiar with this passage. Kaya tayo po ay pamilyar sa mga talatang ito. But we are going to think about this this verse in detail. Ngunit pag-iisipan po natin ng mas detalyado ang mga talatang ito. As a man, it's not easy to understand what is the will of God. Bilang tao, napakahirap po na maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. But Bible says these three kind of things
This is the will of God. Ngunit sabi po ng Biblia na ang tatlong bagay na ito, ito ang kalooban ng Diyos. Yeah, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Na, for this is the will of God. Na magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. So we need to practice all these things in our Christian life if we really understand the will of God. Kaya kailangan ay isagawa po natin yung mga bagay na ito sa ating buhay Kristiyano kung tunay na naunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, as the Bible says, do you really practice rejoice always? Kaya, gaya ng sinasabi ng Biblia, talaga bang isinasagawa nyo na lagi kayong magalak? How is your Christian life? Kamusta ang iyong buhay Kristiyano? Are you really happy? And are you really joyful in your Christian life? Ikaw ba ay talagang masaya? Ikaw ba ay nagagalak sa iyong buhay Kristiyano? If you have a normal Christian life as a born-again Christian, and then if you really live according to the will of God, yes, you shall be joyful. Kung meron kang normal na buhay Kristiyano bilang isang born-again Christian at nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kung gayon, opo, ikaw ay merong kagalakan. So today, first, we are going to think about verse 16, rejoice always. Ngayon po, pag-iisipan po natin yung verse 16, magalak kayong lagi. Actually, this is the will of God and also God is asking us, we should rejoice always in our Christian life. Sa katunayan, ito po yung kalooban ng Diyos at ito po yung hinihingi sa atin ng Diyos na dapat lagi tayong magalak sa ating buhay Kristiyano. How is it possible? As a man, how can we rejoice always? Paano po ito naging posible? Bilang tao, paano tayo magagalak palagi? Sometimes because of our situation or circumstances or the emotion or feelings, we feel also difficulties. Medyo mayroon po itong mayroon po itong kahirapan dahil minsan sa ating sitwasyon, sa kapaligiran, sa ating kalagayan, sa ating emosyon at sa ating damdamin. How can we rejoice in those kind of difficult situation? Kaya paano po tayo magagalak palagi sa gitna ng ganitong mga sitwasyon? If we only focus on our physical life or the material things, we cannot rejoice always actually. Sa katunayan po, kapag ka nagtuon lamang tayo ng pansin sa ating pisikal na buhay at sa mga material na bagay, hindi po napakahirap po na magalak palagi. But if we have a right relationships with God, we can rejoice in the Lord. Ngunit kapag mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos, magagawa natin na magalak sa Panginoon. So today, we are going to think about how can we rejoice always as the Bible says. Kaya ngayon po, pag-iisipan po natin kung paano tayo magagalak palagi kagaya ng sinasabi ng Biblia. First of all, before we get salvation, we are trying to get the happiness and the satisfaction through our physical life and the material things. Noon, bago tayo naligtas, sinusubukan natin na maghanap ng kasiyahan at ng kagalakan mula sa mga material na bagay sa ating pisikal na buhay. But we know all these things are in vain. Ngunit gaya ng ating alam, ang lahat ng mga bagay na ito ay walang kabuluhan. For example, there is a story of the Samaritan woman according to the John chapter 4. Kagaya po ng sinabi sa John chapter 4, yung kwento patungkol sa babaeng Samaritana. Samaritan woman, she married 5 times and then now she is living with another man also. Yung babaeng Samaritana, siya po ay nag-asawa ng 5 ulit na at ang kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa. But she was not able to get the real satisfaction and real happiness in her life. Ngunit hindi po siya nagkaroon ng kakontentuhan sa kanyang buhay at hindi siya nagkaroon ng kaligayahan sa kanyang buhay. Yeah, physical things and material things, there is no the end. Kaya doon sa physical na bagay, sa physical na buhay, mayroon itong katapusan. It means there is no real satisfaction and real happiness. Ibig sabihin po nito, wala doong tunay na kasiyahan at walang tunay na kaligayahan. Jesus said, whoever drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water what I give you, you will not thirst again. Sabi po ni Jesus na ang sinumang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na kanyang na aking ibibigay sa kanya, kailanman ay hindi mauuhaw. And as you know well, the King Solomon, he experienced the many kind of things according to the Ecclesiastes chapter 1 and chapter 2. At kagaya po ng inyong alam, si Haring Solomon, naranasan po niya ang lahat ng mga bagay at isinulat po ito doon sa Ecclesiastes chapter 1 at chapter 2. Yeah, he had the richness and the power and physical pleasure, wisdom
Yeah, he owned everything. Kaya meron po siyang kayamanan, kapangyarihan, kalayawan at ng karunungan nasa kanya ang lahat ng bagay. After he experienced all these kind of things, what was his conclusion? Kaya pagkatapos niyang maranasan ng lahat ng mga bagay na ito, ano ang kanyang naging pahayag? Solomon said, according to the Ecclesiastes chapter 1 verse 2, vanity of vanities. Vanity of vanities. All things are vanities. Sabi po ni Haring Solomon doon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. So, as a man, if we cannot realize what is the real happiness through the Bible, we cannot find what is the real happiness. Kaya po kung tayo bilang mga tao hindi natin malalaman kung ano yung tunay na kasiyahan na ayon sa Biblia, kung gayon hindi tayo tunay na magiging masaya. We should know our Lord, only our Lord can give us the real joy and real happiness. Dapat malaman po natin na ang ating Panginoon, sa Panginoon lamang natin matatanggap ang tunay na kasiyahan at kaligayahan. Let's open our Bible, Psalms 35. Tingnan po natin sa Awit chapter 35. Verse 9. Sa verse 9. Psalms, Awit 35, verse 9. Sa Awit, chapter 35, sa verse 9. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kung gayoy, sa Panginoon, magagalak ang aking kaluluwa na sa kanyang pagliligtas ay nagpapasaya. Yes, and my soul shall be joyful in the Lord. He shall rejoice in his salvation. Yeah, our spirit shall rejoice, shall be joyful in the Lord. And also when we get the salvation, there will be the real joy. Opo, kapag nagkaroon tayo ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan at sa Panginoon, nasa Kanya ang ating kasiyahan. Everybody has a spiritual birthday. When you get the salvation, you realize really the grace of God and the love of God. Lahat tayo, meron tayong espiritual na kapanganakan, tayong lahat nakanasan natin ang kaligtasan at nagkaroon tayo ng tunay na kasiyahan at kagalakan. When is the happiest day in your life? Kailan po yung pinakamasayang araw ng iyong buhay? I think the most of the born-again Christian, when we get the salvation, yes, that is the happiest day. Sa palagay ko po, karamihan sa mga born-again Christian, ang pinakamasayang araw nila ay ang araw ng kaligtasan. There is a hymno, O Happy Day. Do you know, O Happy Day? Meron po ang isang hymno na O Happy Day. O Happy Day, Happy Day, that the day Lord forgave all of my sins. Kaya ito po yung hymno. The day the Lord forgave all my sins. Na ang araw ng Panginoon na pinatawad ng Panginoon ng lahat ng aking kasalanan. Yeah, when we realize all of our sins already forgiven through the blood of Jesus Christ, and our position was changed from sinner to the Son of God. Nung araw na maunawaan natin na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, pinatawad ang lahat ng ating kasalanan at ang ating position ay nabago mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging anak ng Diyos. This salvation is really great things and then the amazing. Ang kaligtasan na ito ay tunay na dakila at talagang ito ay kahanga-hanga. 1 Peter chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Verse 8 and 9. 1 Peter chapter 1, verse 8 and 9. Unang Pedro chapter 1, simula po sa verse 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag, at puspos ng kaliwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yeah. Though now you do not see Him, yet believing you, rejoice with joy inexpressible and full of glory. So, through this passage, we can also have a same feelings.
how much really joyful when we get the salvation. Kaya sa pamamagitan nito, nagkaroon din po tayo ng kaparehas na damdamin kung gaano tayo kasaya, kung gaano tayo nagalak noong nagkaroon tayo ng kaligtasan. As a born-again Christian, we should not forget the joy of salvation in our Christian life. Bilang born-again Christian, dapat nating huwag kalimutan ang araw ng kaligtasan sa ating buhay Kristiyano. Because this is the original power for your Christian life. Dahil dito yung dito nagmumula ang ating kalakasan ng ating buhay Kristiyano. Yeah, if you forgot the joy of salvation, or if you forgot the love of the Lord, you will be far from the Christian life. Kaya kapag nalimutan natin ang kagalakan ng ating kaligtasan at ang pag-ibig ng Panginoon, kung gayon, tayo ay mapapalayo sa buhay Kristiyano. Yeah, why should we attend the Bible seminar repeatedly, again and again? Bakit kailangan na tayo ay dumalo ng Bible seminar ng paulit-ulit? There is also important reason. Of course, we need to conduct the Bible seminar in order to evangelize the lost souls. Meron pong mahalagang dahilan. Siyempre po, nagsasagawa tayo ng Bible seminar upang makapag-evangelize tayo ng mga ligaw na kaluluwa. And also, to the born-again Christian, when we attend the Bible seminar again, we can remind our salvation, joy of salvation. At para po sa mga born-again Christian, kapag dumalo tayo ng Bible seminar, naaalala natin ang araw ng ating kaligtasan, ang ating kaligtasan. As a born-again Christian, we should never forget this joy of salvation. Bilang born-again Christian, dapat ay huwag nating kalimutan ang araw ng kaligtasan. Romans chapter 4. Tingnan po natin sa Roma chapter 4. From verse 6 to 8. Roma chapter 4, simula po sa verse 6 hanggang 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinatapan ang kanilang mga kasalanan, mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yeah, David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. So it means the true happiness. What is the true happiness in our life? It means when we get the salvation, we were able to get the true happiness. Kaya yung tunay na kagalakan, ang tunay na kagalakan sa atin, ito ay kung saan pinatawad ng lahat ng ating kasalanan. And also, let's open the Bible, Isaiah chapter 61. Tignan din po natin sa Biblia, sa Isaías chapter 61. Isaiah chapter 61, verse 10. Isaiah chapter 61, sa verse 10. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagaya ka ng sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagaya ka ng kanyang mga hiyas. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Why? Because for He has clothed me with the garments of salvation. Yeah, because of the salvation, I will greatly rejoice in the Lord. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Kaya bakit po? Dahil sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Kaya so, nagkaroon ako ng tunay na kagalakan. So, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice always. So how the born-again Christian can rejoice always as the Bible says? Kaya sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong palagi. Kaya bilang born-again Christian at gaya ng sinasabi ng Biblia, paano tayo magagalak palagi? So number one, because of the salvation, we can rejoice always. At pinakauna po, dahil po sa kaligtasan, tayo ay palaging magagalak. So as a born-again Christian, we should never forget this joy of salvation. Kaya bilang born-again Christian, dapat ay huwag natin kalimutan itong kagalakan ng kaligtasan. Because this is the
original power of our Christian life. Dahil ito po, dito nagmumula ang kapangyarihan, ang lakas ng ating buhay Kristiyano. And also, when we have a good Christian life as a born-again Christian, our Lord also shall be pleased. At kapag tayo din po ay nagkakaroon ng normal na buhay Kristiyano, ang ating Panginoon siya rin ay nalulugod. Let's open the Bible, Zephaniah chapter 3. Tingnan po natin, Zephaniah chapter 3. Through this passage, we can understand how much our God loves us, truly born-again Christian. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, tayo ng mga born-again Christian, malalaman po natin kung gaano tayo iniibig ng Panginoon. Yeah, Zephaniah chapter 3, verse 17. Zephaniah chapter 3, sa verse 17, page 1396, sa Lumang Tipan. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan, siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig, siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Yeah, the Lord your God is in your midst. The mighty one, the will save. He will rejoice over you with gladness. Yes, God will rejoice over you with gladness. When the God look at the truly born-again Christian, He shall really rejoice. Kaya po, kapag yung mga tunay na born-again Christian ay nabubuhay, kung gayon, siya ay magagalak sa iyo ng may kagalakan. And He will rejoice over you with the singing. At sabi po, siya ay magagalak sa iyo na may malakas na awitan. It means, when the truly born-again Christian, they are having a good Christian life, and they love each other, yeah, our Lord also shall rejoice. Kaya ibig sabihin po nito, kapag kayong mga tunay na born-again Christian, sila ay nag-iibigan sa isa't isa, at kapag nabubuhay sila ng maayos, kung gayon, na yung Panginoon, siya ay magagalak sa kanila. For example, there is a son. And the son, he's doing very well. He's in, as a high school student, he's studying very well. And also, he always obey to the word of the parents. And he's very diligent, very kind, very good. In the case, the parents will be very happy whenever the parents look at his son. Halimbawa po, meron pong isang anak at yung kanyang mga magulang, yung anak na ito, siya ay mabait, siya ay masipag, siya ay gumagawa ng mabuti. At kung gayon, kapag nakikita siya ng kanyang mga magulang, sila ay nalulugod sa kanya. Our born-again Christian also same. If we have a good Christian life, if we obey to the God's word, and if we follow the God's will, yeah, our Lord shall be really joyful. Kaya ganyan din po sa atin ng mga born-again Christian, kapag meron tayong normal o maayos na buhay Kristiyano, sumusunod tayo sa salita ng Diyos, at kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, kung gayon, ang Panginoon siya ay magagalak. And as the Bible says, rejoice always. What does it mean? How can we rejoice always? At gaya po ng sinabi ng Biblia, magalak kayong lagi, kaya paano po mangyayari na tayo ay palaging magagalak? If we consider our physical condition or the material things, maybe we cannot rejoice always. Kaya kung iisipin lamang po natin ang ating physical na buhay at ang ating material na bagay, kaya mahirap o imposible na tayo ay magalak palagi. Why the many Christians, they cannot be joyful? Bakit po maraming mga Kristiyano, sila ay hindi masaya? Why we cannot practice, rejoice always this word? Bakit hindi po natin maisagawa ang salita na ito na magalak kayong lagi? If we focus on the physical life and the material things too much, we shall be influenced with these kind of things. Kaya kapag naglabis tayo ng toon ng pansin sa mga material na bagay at physical na bagay, kung gayon, tayo ay ma-influensyahan ng mga bagay na ito. So in the case, you cannot rejoice always. At kung magkaganito, kayo ay hindi magagalak palagi. We should know Christians' joy will surface circumstances. Kaya kailangan malaman po natin na ang kagalakan ng Kristiyano, ito ay higit pa sa sitwasyon. It means if you have a right relationships with God, and if you are living according to the will of God, although you don't have the much money, and although your physical condition is not good, it does not matter.
Ibig sabihin po nito, kung tayo ay mayroong tamang pamumuhay sa harap ng Diyos na nabubuhay na ayon sa kanyang kalooban, kahit na mayroon tayong kahirapan, pagdurusa, o kaya ay salat sa salapi, kung gayon tayo ay magagalak pa rin. Real Christian's joy can surpass circumstances or any situation. Ang kagalakan ng Kristiyano, ito po, kaya nitong lagpasan ang kagalakan ng Kristiyano, yung kahit na anong kahirapan. Let's open our Bible, Habakkuk chapter 3, before the Zephaniah. Bago po ang Zephaniah, tignan po natin sa Habakkuk chapter 3. Verse 17-18. Simula po sa verse 17 hanggang 18. Okay, babasahin ko po. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayunmay, magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yeah. Look at here, these verses. Though the fig tree may not blossom, there is no fruit of the fig tree, and also no fruits on the vine, and also no fruits of the olive. Kaya tignan po natin yung talata na ito. Sabi, kahit na walang bunga o hindi na mumulaklak ang puno ng igos, at walang bunga ang puno ng ubas, at wala ding bunga ang olibo. His physical condition is really bad. He does not have any food, or he does not have any the material things. Ang kanyang physical na buhay ay hindi talaga maganda. Siya ay salat sa pagkain at hindi salat din siya sa physical na bagay. Also, he does not have any animal. At wala din siyang kawan. But what the Bible says, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ngunit ano pong sabi ng Biblia? Sabi po sa verse 18, gayunmay, magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Through this passage, we can understand Christian's joy can surpass all the circumstances. Kaya sa pamamagitan po nito, mauunawaan po natin na malalagpasan ang kagalakan ng Kristiyano ang kahit na anumang sitwasyon. Long time ago, I had a chance to visit the remote area, some province, to conduct a Bible seminar. Matagal na panahon na po ang lumilipas, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapagsagawa sa isang liblib na lugar ng isang Bible seminar. Yeah. Southern part of the Mindanao. Sa bandang southern na parte ng Mindanao. There was no electricity. Wala and po, there was no the water supply. Wala pong kuryente doon at wala pong supply ng tubig. So, there is no electricity. So, they don't have TV, they don't have refrigerator, even they don't have the electric fan. Kaya wala po silang kuryente, kaya naman wala po silang TV doon, wala silang ref, at maging electric fan, wala sila. Their life was very simple. Ang kanilang buhay ay napakasimple. But I saw, when they get the salvation, they were very happy. Ngunit nakita ko, nung sila ay naligtas, sila ay napakasaya. So, as a born-again Christian, we can understand our joy of salvation, it does not depend on our situations or circumstances. Kaya sa pamamagitan nito, tayong mga born-again Christian, mauunawaan natin na ang ating sitwasyon, yung ating kagalakan, hindi po ito nasasakop sa ating sitwasyon. If we look at our physical condition, it is not possible to be joyful always. Kapag tumitingin tayo sa ating physical na sitwasyon o kondisyon, napakahirap po na palaging magalak. Many people, they are trying to compare with others, with the rich people. Maraming mga tao ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa mga taong mayayaman. Other people, they are living very beautiful house, they have a very nice car, and they are wearing the very beautiful the clothes. But why I don't have anything? Yung ibang tao, ikinukumpara nila yung kanilang sarili, bakit wala silang magandang damit, wala silang maayos na bahay, at wala silang sasakyan, at ang aking buhay, wala akong anuman na bagay. But through the passage what we read, Habakkuk chapter 3, verse 17-18, yeah, this man, only joy of the salvation, he can be pleased. Ngunit kagaya po ng ating binasa doon po sa talata sa Habakkuk chapter 3, na kahit na wala siyang anuman, ngunit siya ay palaging magagalak. This is the true joy of the happiness. Ito po yung tunay na kagalakan ng kasiyahan. Yeah. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 says, rejoice always.
Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi. It means whether it is the good situation or bad situation, it does not matter, right? Always means good situation or bad situation, anytime we should rejoice. Kaya ibig sabihin po nito na kahit mabuti man ang sitwasyon, kahit na masama man ang sitwasyon, kailangan magalak tayong palagi. Magalak, ibig sabihin, hindi na po mahalaga kung tayo ay nasa maayos o kaya naman ay nasa mahirap na sitwasyon, kundi tayo'y laging magalak. While we are living in this world, we will experience many kind of things. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay makakaranas ng maraming kahirapan. Sometimes your situation is good. Or sometimes your situation is bad. Minsan ang iyong sitwasyon ay hindi maganda, ang minsan ang iyong sitwasyon ay mabuti. Sometimes you are healthy, but sometimes you have a sickness. Minsan ikaw ay malusog, minsan ikaw ay may sakit. But sometimes you have a money, but sometimes you have a difficulty financially. Minsan ikaw ay mayroong pera, ngunit minsan ikaw ay salat sa salapi. But if our faith is different according to this situation, we cannot have a good Christian life. Ngunit kung yung ating pananampalataya ay nakabase sa sitwasyon, kung gayon, hindi tayo magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. Yeah. As we learned before, our real faith shall be revealed in the difficult situation. Gaya po ng ating natutunan noon na ang ating tunay na pananampalataya, ito ay mahahayag ayon sa sitwasyon. You may know the story of the Job. He was a rich man in the East. Marahil ikilala niyo po sa silangan ang lalaking si Job. But one day, he lost all his children. And also, he lost all his possession. At sa loob ng isang araw, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at nawala sa kanya ang kanyang mga anak. But although he was in this difficult situation, he kept his faith. Ngunit kahit na nasa gitna siya ng mahirap na sitwasyon, iningatan niya ang kanyang pananampalataya. And the Apostle Paul and Silas, while they are preaching the gospel, they experience a lot of the persecution. At sila Pablo at Silas, kahabang ipinapangaral nila ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, sila ay nagkaroon ng kahirapan. They were beaten and then they were imprisoned. Sila ay ibinugbog at sila rin ay ikinulong. But they praised the Lord inside the prison instead of the complaining. Ngunit pinuri po nila ang Panginoon sa gitna o sa loob ng kulungan kahit na sa gitna ng sitwasyon. Let's open the Bible, Acts chapter 16. Tignan po natin sa Gawa chapter 16. Acts chapter 16 verse 25. Sa Gawa chapter 16 sa verse 25. Okay, verse 25. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Yeah, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners, they were listening to them. Other prisoners, they were surprised. Why? Paul and Silas, they were beaten and then they are chained inside the prison. So in that difficult situation, they praised God. Kaya po, yung mga bilanggo sa loob ng kulungan, sila po ay nasurpresa dahil kahit na sila Pablo, sila ay nakakulong, sila ay nakakadena, ngunit sila ay nagpupuri sa Diyos. Other people who are not saved, they will complain if they go to the prison. Yung ibang mga tao, kapag sila ay nakulong, sila ay nagreklamo. Yeah. Like this, whether it is the good situation or a better situation, we need to understand what is the will of God. And then, if we really have the right relationship with God, we can praise the Lord and we can rejoice always. Kaya kagaya po nito, kahit na maayos o masama man ang sitwasyon, kung alam natin ang kalooban ng Diyos at kung meron tayong maayos na relasyon sa Diyos, kung gayon, magagawa po natin na magpuri sa Diyos at magpasalamat, magalak sa Kanya. 2 Corinthians chapter 12. Tignan po natin sa 2 Corinto chapter 12. Verse 10. Sa verse 10.
2 Corinthians chapter 12 verse 10. Babasahin ko po. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat ako kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. Yeah, therefore, I take pleasure in infirmities, in the reproaches, in need, in the persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Do you understand the meaning of this passage? Apostle Paul experienced these things. Kaya naunawaan niyo po ba yung ibig sabihin ng mga talata na ito? Naranasan po ni Apostle Pablo ang mga bagay na ito. Apostle Paul, while he was preaching the gospel, he was persecuted by the Jewish people and other peoples. Si Apostle Pablo, habang ipinapangaral po niya ang Ebanghelyo, siya ay inusig at pinahirapan ng mga Hudyo at ng maging mga ibang mga tao. He was beaten and sometimes he was stoned, almost nearly dead. Kaya siya po ay pinagbabato at halos na mamatay na siya at siya rin po ay binugbog. And hunger and also cold, and a lot of difficulties. Siya ay nagugutom, siya ay nilalamig, at marami pang mga kahirapan. But he knew, as he said, I am weak, then I am strong. Ngunit alam po niya na kapag siya ay mahina, siya ay malakas. It means, although Apostle Paul physically he is weak, but Jesus Christ is not weak. Ibig sabihin po nito, kahit na si Apostol Pablo, siya ay mahina sa physical na pangangatawan, ngunit si Jesus Kristo, siya ay malakas. Because Jesus, the Apostle Paul, he knew as he testified according to the Colossians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kagaya din po ito ng pinatotohanan ni Apostle Pablo doon po sa Galatia chapter 2 verse 20 na ako ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili kundi ang aking kinabubuhay ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. That's why Apostle Paul, he was able to rejoice in those kind of situation. Kaya po nagawa ni Apostle Pablo na magalak sa kagitna ng gayong mga kahirapan. Let's open the Bible, Philippians chapter 3. Tignan po natin sa Filipos chapter 3. Verse 1. Sa verse 1. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3:1. Kahuli-hulihan, mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. So, rejoice in the Lord. Apostle Paul repeatedly mentioned this word in his epistles. Sabi po ni Apostle Pablo, magalak kayo sa Panginoon. Maraming ulit pong binanggit ni Apostle Pablo sa kanyang mga sulat na magalak kayong palagi. Why the Apostle Paul emphasized this word? Rejoice always. Kaya bakit po laging binibigyang diin ni Pablo yung ganitong bagay na magalak kayong lagi? When we really rejoice in the Lord, we can have a good Christian life also. Kapag tayo po ay nagalak sa Panginoon, kung gayon, magkakaroon din tayo ng maayos na buhay Kristiyano. This is the order and this is the commandment from our Lord. Kaya ito yung utos at ito yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Yeah. Philippians chapter 4. Tignan po natin sa Filipos chapter 4. Verse 4. Sa verse 4. Again, basahin po natin sabay-sabay. 3:1. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Yes, this is the order and this is the commandment. Kaya ito po yung utos at ito po yung hinihingi sa atin. As a born-again Christian, so we need to examine whether we really rejoice in the Lord or not. Kaya bilang born again Christian, dapat po nating siyasatin yung ating sarili kung tayo ba ay palaging nagagalak o hindi. Truly born again Christian, we shall also rejoice through the word of God. Tayong mga born again Christian, tayo din po ay dapat na magalak sa ating Panginoon. If you look at Nehemiah chapter 8, there is the story.
Nehemiah, we can divide the two parts. From chapter 1 to chapter 7, there is the story of the reconstruction of the Jerusalem wall. Kung titignan po natin sa aklat ng Nehemias, chapter 8, yung aklat ng Nehemias, ito po ay nahati sa dalawang parte, yung Nehemias chapter 1 hanggang chapter 7, ito po yung muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. And Nehemiah, from the chapter 8 to the last page, chapter 13, there is the revivals of the Israelites. Spiritual revival of the Israelites. At mula naman po sa chapter 8 hanggang chapter 13 ng aklat ng Nehemias, ito naman po yung muling panunumbalik ng mga Israelita, yung espiritual na pagpanunumbalik ng mga Israelita. So if you read Nehemiah chapter 8, you can understand Nehemiah invited Ezra, who was good at the law of Moses. Kaya kung titignan po natin yung ginawa ni Nehemias, na inimbitahan po niya si Ezra na siya ay dalubhasa sa kautosan. And the Ezra delivered the word of God according to the Bible. At pagkatapos si Ezra, siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. At the time, the Israelites, they were weeping while they are listening to the word of God. At nung sandali na yun, yung mga Israelita, sila po ay nag-iiyakan habang nakikinig sila ng salita ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Nehemiah chapter 8. Tignan po natin sa Nehemias chapter 8. From verse 8 to verse 10. Simula po sa verse 8 hanggang 10. Nehemiah chapter 8, from verse 8 to verse 10. Nehemias chapter 8, sa verse 8 hanggang 10. Okay, babasahin ko po. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat, sa kautosan ng Diyos na may pagpakahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa, si Nehemias ay tagapamahala, ang pari at ang eskribang si Ezra, at ang mga levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong tumangis ni umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautosan, at pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak, at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon, huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Here, verse 8. So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and helped them to understand the reading. It means Ezra explained the law of Moses. And when Israelites, they understand the meaning, verse 9, and Nehemiah, who was the governor, Ezra priest and scribe, and the rabbis who taught the people, said to the people, the people said to all the people, this day holy to the Lord your God, do not mourn nor weep, for all the people wept when they heard the word of the law. The Israelites, they wept, they were crying, they were weeping while they are listening to the word of God. Kaya pagkatapos po magpahayag ni Ezra ng salita ng Diyos o ipahayag sa kanila ang kautosan ni Moises, ipinaliwanag po ito ni Ezra sa kanila, kaya naman ito po ay kanilang naunawaan. Kaya nga po sabi sa verse 9, si Nehemias na tagapamahala, ang pari at eskribang si Ezra, at ang mga levita ay nagturo sa bayan at nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong tumangis ni umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautosan, kaya umiyak sila pagkatapos nilang mapakinggan ang salita ng Diyos. So, question, why the Israelites, they were weeping while they are listening to the word of God? Kaya tanong po, bakit yung mga Israelita, sila ay umiyak, tumangis sila habang sila ay nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit po? Why? Do you understand? Actually, there are two kinds of meaning of this, the tear. Sa katunayan po, mayroong dalawang kahulugan yung pagtangis na ito. Number one, this is the tear of the repentance. Pinakauna, ito yung luha ng pagsisisi. Why the Israelites, they had to spend 70 years in the Babylon?
Bakit po ba na kailangan ng mga Israelita gugulin nila yung 70 taong nila doon sa Babylonia? According to the Jeremiah, although God sent the His servant and His prophet repeatedly, but Israelite, they did not listen to the God's word. Ayon po sa aklat ng Jeremias, kahit na sinusugo ng Diyos yung mga kanyang lingkod na mga propeta sa mga Israelita, ngunit hindi sila nagsisi, hindi sila nanumbalik sa Panginoon. They disobeyed to the God's word. Sila ay sumuway sa salita ng Diyos. As a result, the Israel was destroyed. At bilang resulta, ang Israel ay nawasa. And Israelite became the captivity by the Babylon for 70 years. At bilang resulta, ang mga Israelita, sila ay naging bihag ng Babylonia sa loob ng 70 years. Yeah, after 70 years, according to God's word, Israelite, they returned to the Jerusalem. Pagkatapos ng 70 years, ayon sa salita ng Panginoon, ang mga Israelita, bumalik sila sa Jerusalem mula sa Babylonia. So while they are listening to the word of God again, they remember the fault and the sin of their ancestors. Kaya pagkatapos nilang mapakinggan muli ang salita ng Diyos, naalala nila ang kasalanan, ang pagkakamali ng kanilang mga ninuno. So first meaning of the tear, this is the tear of the repentance that they disobey to the word of God. Kaya pinakauna pong ibig sabihin ng pagtangis na ito, ito yung pagluha para sa pagsisisi. And number two, there is also another meaning of the tear. Tear of the joy by the Holy Spirit. At meron pa pong pangalawang kahulugan to, yung pagtangis. Ito po yung luha ng kagalakan. Yeah. So Holy Spirit poured into their hearts the spiritual joy through the word of God. Kaya ibinuhos ang banal na espiritu sa kanilang mga puso, ibig sabihin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ibuhos sa kanila ang kagalakan. Look at Nehemiah chapter 8 verse 10. Tingnan po natin sa Nehemias chapter 8 sa verse 10. Last part, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Sa bandang huli po, huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Yes, we should remember this word. For the joy of the Lord is your strength. Kailangan huwag nating kalimutan ang salita na ito sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Apostle Paul repeatedly also said, rejoice always. We should rejoice in the Lord in our Christian life. Paulit-ulit din pong sinabi sa atin na Apostle Pablo na magalak kayong lagi, kaya dapat sa ating buhay Kristiyano ay palagi tayong magalak. Yeah. It is your strength that you rejoice in the Lord. Kaya ang inyong kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Those who walk with the Lord, always, God will give the strength to him. Kaya yung mga palaging gumagawa para sa Panginoon, ang Diyos palaging magbibigay ng kalakasan sa Kanya. And also, God will give the joy in his life. At ang Diyos magbibigay din ng kagalakan sa kanyang buhay. Yeah, when we really satisfied with our Christian life, we shall be strengthened. Kaya kapag nagkaroon tayo ng kasiyahan sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay mabibigyan ng kalakasan. As a born-again Christian, we should not try to find other satisfaction from the worldly things. Bilang mga born-again Christian, huwag po nating subukan na humanap ng kasiyahan mula sa mga makasanlibutang bagay. Let's open the Bible, Proverbs chapter 5. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 5. Proverbs chapter 5 from verse 18 to 20. Kawikaan chapter 5, simula po sa verse 18 hanggang 20. Babasahin ko po. Pagpalain ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan, gaya ng magandang usa at mainhing babaeng usa, bigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina at sa kanyang pag-ibig ay laging malugod ka, sapagkat bakit anak ko, sa mapangulan niyang babae ay malulugod ka at yayakap sa dibdib ng babaeng banyaga. As you know well, the married husband and wife, they should love each other. Husband should love the wife, and the wife should love the husband. Gaya po ng inyong alam, sa pagitan po ng pag-aasawa ng lalaki at ng babae, kailangan yung lalaki minamahal niya yung kanyang asawang babae, at yung babae dapat ay minamahal niya ang kanyang asawang lalaki.
Bible also teaches the secret, the relationship between the Christ and the church. Kaya po yung Biblia, itinuro po sa atin ang hiwaga o yung sekreto sa pagitan ng iglesia at ng mag-asawa. So, if you read the Bible, through the relationship, the groom and the bride, Bible also explain the relationship between the Jesus Christ and the saint. Sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng Biblia ng lalaking ikakasal at ng babaeng ikakasal, ipinaliwanag din naman ito yung relasyon sa pagitan ni Jesucristo at ng iglesia ng mga banal. Yes, Jesus Christ is the groom. Si Jesucristo, siya ang lalaking ikakasal. And church, the born again Christian, we are the church, is the bride. At ang babaeng ikakasal, ito naman po yung iglesia, tayo yung iglesia. So as a bride or as a wife, we only should love our Lord. Kaya bilang babaeng ikakasal at bilang asawang babae, kinakailangan tayo ay magalak lamang sa Panginoon. If we love other things, the worldly things, rather than our Lord, it is not acceptable. Kaya kung mas minamahal natin ang ibang mga bagay, ang mga makasanlibotang bagay, kung gayon, hindi ito katanggap-tanggap para sa Panginoon. Let's open the Bible. James chapter 4. Tignan po natin sa Santiago chapter 4. Verse 4. Sa verse 4. James chapter 4, verse 4. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, adulterers and adulteries, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enmity of God. That's why our born-again Christian should be separated from these worldly things. Kaya po, tayong mga born-again Christian, dapat ay mapahiwalay tayo mula sa mga makasanlibotang bagay na ito. If you love the worldly things, and if you follow the worldly culture, it is not acceptable. Kaya kung kayo po ay susunod sa mga makasanlibotang mga bagay o sa kultura ng sanlibutan, kung gayon, hindi ito katanggap-tanggap. In the case, you cannot rejoice in the Lord. At kung magaganito, hindi kayo magagalak sa Panginoon. Yeah. For example, child, if the child like the candy too much, so always the child have a candy, in the case, he will lose the taste. At kung halimbawa po, kapag ka mayroong isang anak na ang gusto lamang niyang kainin ay candy, at palagi lamang niyang kinakain ay candy. Yeah. He does not want to have other food. At kung magkaganito, mawawalan siya ng gana at hindi niya gugustuhin ang ibang pagkain. Because there is no taste. Dahil nawalan nga siya ng gana. But what will happen if you have only the candy, not other meals? Ngunit ano po kayang mangyayari kapag ka ikaw ay kumakain lamang ng candy at hindi ka kumakain ng ibang pagkain? There might be some problems in his health. Kaya magkakaroon po siya ng problema sa kanyang kalusugan. Our born-again Christian also same. If we love other worldly things, other things, we cannot have a good Christian life. Kaya gayon din po sa atin, kapag mas minamahal po natin ang mga makasanlibotang mga bagay, hindi tayo magkakaroon ng normal na buhay Kristiyano. Bible says, rejoice in the Lord. Sabi ng Biblia, magalak kayo sa Panginoon. Yeah. Psalms chapter 32. Awit chapter 32. Verse 11. Psalms chapter 32, verse 11. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Masaya kayo sa Panginoon at magalak kayong matutuwid at sumigaw sa kagalakan kayong lahat na matutuwid sa puso. Be glad in the Lord. In other words, rejoice in the Lord and rejoice, you righteous, right? We should rejoice. Kaya sabi po, magsaya kayo sa Panginoon at magalak kayong matutuwid. Kaya dapat lagi tayong magalak.
Psalms 37 verse 4. Sa Awit, chapter 37 sa verse 4. Verse 4, or so basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Delight yourself also in the Lord, and He will give you desires of your heart. So, delight yourself. In other words, rejoice in the Lord. Kaya sabi po dito na kailangan magalak sa Panginoon at ibibigay niya ang mga nasa ng iyong puso. We should remember, our Lord will give us the joy continuously after we get salvation. Dapat malaman po natin na patuloy po tayong bibigyan ng Diyos ng kagalakan pagkatapos nating maligtas. There are also various kind of the joy, what we can experience through our Christian life. Kaya meron din pong iba't ibang klase ng kagalakan yung pwede po nating maranasan sa ating buhay Kristiyano. Number one, joy by the hope. Ito po yung kagalakan sa pamamagitan ng pag-asa. Let's open our Bible, 1 Peter chapter 1. Tignan po natin sa Unang Pedro chapter 1. Verse 3. Sa verse 3. 1 Peter chapter 1, verse 3. Unang Pedro chapter 1 sa verse 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng ating pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. So, here, His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Jesus Christ gave us the living hope. Kaya po si Jesucristo, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. We know, after we get salvation, we became the citizen of the eternal heaven. Alam po natin na pagkatapos nating maligtas, tayo ay nagkaroon ng pagkamamamayan ng langit. We should not forget, this citizenship is really amazing. This is the real blessing. Kailangan niwag po natin kalimutan na ang pagkamamamayan sa langit, ito po ay talagang kahanga-hanga at tunay na ito ay pagpapala. Philippians chapter 3. Tignan po natin sa Philippos chapter 3. Verse 20. Sa verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Philippos chapter 3 sa verse 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. For our citizenship is in heaven, from the which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So we know our Lord Jesus Christ will come again. So if Jesus Christ comes, we will enter the eternal heaven. And then we will stay in the eternal heaven with our Lord Jesus Christ forever, eternally. Kaya alam po natin na kapag si Jesucristo muli na siyang dumating, makakasama natin siya ng magpakailanman doon sa langit. Truly born again Christian, we are waiting. We are eagerly waiting for this the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo pong mga born again Christian, tayo po ay masidhi na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. While we are living in this world, we will experience a lot of difficulties and trials. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, makakaranas tayo ng maraming mga pagsubok at kahirapan. Yeah. Maraming pagsubok, kahirapan, a lot of the difficulties and trials. But once you enter eternal heaven, what is the place, eternal heaven? How is the place? Kaya pagkatapos po ng ating mga kahirapan at mga pagsubok, kapag pumasok na tayo sa langit, ano ba yung ating makakaranasan? Ano ba yung lugar na iyon? There is no more tears. There is no more pain. Huh? There is always joy and happiness. Kaya wala na pong sakit, wala nang pagluha, meron lamang kagalakan at kasiyahan palagi. Let's open the Bible. Revelation chapter 21. Tignan po natin sa Apokalipsis chapter 21.
Verse 3 and 4. Simula po sa verse 3 hanggang 4. Babasahin ko po. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at paipapahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangisman o ng kirotman sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. They shall be no more pain, for the former things have passed away. So all the born again Christian, we are looking forward this eternal heaven. Kaya naman po, tayong mga born again Christian, pinagmamasdan po natin yung lahat ng mga bagay na ito na wala ng sakit, wala ng pagluha, wala ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati, pagtangis o kirotman sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. And eternal heaven, in this world there are so many beautiful house and a nice house, but although it is very nice and beautiful, it cannot be compared our house in the heaven. Kaya sa mundong pong ito, kahit na merong mga magagandang bahay o magagarang bahay sa mundong ito, ngunit hindi po ito maikukumpara sa ganda ng bahay na magkakaroon tayo doon sa langit. Because it is paved with the gold, the road, and then house built with the so many jewelry. Dahil yung kalsada doon, yung daanan doon sa langit ay gawa sa ginto, at ang mga bahay doon sa langit ay napapamulitian ng mga alahas. Okay, look at Revelation chapter 21, verse 18 to 21. Apocalypsis chapter 21, simula po sa verse 18 hanggang 21. Okay, babasahin ko po. Ang malaking bahagi ng pader ay haspe at ang lungsod ay dalisay na ginto na tulad ng kristal. Ang mga saligan ng pader ay lungsod na ay ginagayakan ng sari-saring mahalagang bato. Ang unang saligan ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay kalsedonia, at ang ikaapat ay esmeralda, at ang ikalima ay onyx, at ang ikaanim ay sardio, at ang ikapito ay krisolito. At ang ikawalo ay berilo, at ang ikasyam ay topasyo, at ang ikasampu ay krusyapasyo, at ang ikalabing isa ay hasinto, at ang ikalabing dalawa ay ametista, at ang labindalawang pintuan ay labindalawang perlas, at ang bawat pinto ay yari sa isang perlas, at ang lansangan na lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. Yes, this beautiful house is prepared for you in the eternal heaven. Opo, yung magandang bahay na ito ay inihanda para sa iyo doon sa langit. Right now, in this world, you are living in the very narrow and then humble house, uncomfortable, but just for a time being in this world. Before long, once you enter eternal heaven, this beautiful house is waiting for you. Kaya sa ngayon po, sa mundong ito, habang nabubuhay tayo, tayo ay nakatira sa masikip at hindi masyadong magandang bahay, ngunit hindi magtatagal, ang isang napakagandang bahay na ito ay makakamtan natin pagdating natin sa langit. Yeah. And Revelation chapter 22, from verse 1 to 5. Sa Apokalipsis chapter 22, simula po sa verse 1 hanggang 5. Babasahin ko po. At ipinakita sa akin na tang-anghel ng ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa at hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay may susulat sa kanilang mga noo, hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi mangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila, at sila'y magahari magpakailanpaman. Yes, this is the eternal heaven. So, actually, we cannot describe the how much beautiful, how much is the perfect place with the man's word.
Ito po yung langit, kaya sa katunayan po, hindi po natin lubos na mailalarawan sa pamamagitan ng salita ng tao yung lugar na ito. If you remember, this beautiful place, eternal heaven, is waiting for you, although you experience some difficulties or trials in this world, you can endure. You can have a patience. Kaya po, kung alam natin na naghihintay yung napakagarang bahay na ito sa atin doon sa langit, kung gayon, kahit na humaharap tayo sa mga kahirapan at mga pagdurusa, kung gayon, tayo ay magtitiis, tayo ay magpapasensya. Yeah. Let's open the Bible, Romans chapter 12. Tignan po natin sa Roma chapter 12. So whenever you are really difficult, yeah, think about eternal heaven. Oh, the eternal heaven is waiting for me. So you can endure those kind of difficulties. Kaya po kapag nararanasan po natin yung mga kahirapan, kaya alalahanin po natin na naghihintay po sa atin ang walang hanggang langit. Yeah. Romans chapter 12 verse 12. Roma chapter 12 sa verse 12. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matyaga sa pananalangin. Yeah, rejoicing in hope. Right. If you have the joy by the hope, you can endure any kind of difficulties. Magalak kayo sa pag-asa, kaya kung tayo ay magkakaroon ng kagalakan sa pag-asa, kung gayon, malalagpasan natin yung bawat kahirapan. And our born-again Christian, we can have a joy through the fellowship with the brothers and sisters. At isa pa po, tayong mga born-again Christian, magkakaroon tayo ng kagalakan kasama sa fellowship ang mga brothers and sisters. So our Christian life should be joyful. Kaya ang ating buhay Kristiyano ay dapat nagagalak. If you look at Acts chapter 2, in the early churches, the brothers and sisters, they gather daily, every day. And then they breaking the bread house to house, and then they had a fellowship. Kung titignan po natin sa Gawa chapter 2, na araw-araw ang mga brothers and sisters palagi silang nagtitipon-tipon at sila ay nagpuputol-putol ng tinapay, sila ay laging nagfe-fellowship. Yeah, while you are having a fellowship with the brothers and sisters, there will be joy and the rejoice. Kaya habang tayo ay nagkakaroon ng fellowship kasama ang mga brothers and sisters, mayroon tayong kasiyahan at kagalakan. Psalms chapter 4. Tignan po natin sa Gawa. Psalms. Sa awit po. Psalms chapter 4. Sa awit, chapter 4. Verse 7. Sa verse 7. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Truly born again Christian, we should remember where we can the real joy and real happiness. If you are really saved, although you enjoy the physical things or material things, you are not comfortable while you are pursuing those kind of things. Kaya bilang born again Christian, dapat ay malaman po natin kung saan tayo magkakaroon ng tunay na kasiyahan, kagalakan, kahit na tayo ay nasisiyahan sa mga makasanlibotang mga bagay, kahit na hinahanap natin yung mga bagay na iyon, ngunit tayo ay hindi komportable sa mga bagay na iyon. So Bible says, you have put gladness in my heart. This is the joy from the fellowship with the brothers and sisters. While you have a good Christian life in the church, there will be joy and happiness. Kaya gaya po ng sinabi ng Biblia sa verse 7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Ang kagalakan po na ito ay sa pamamagitan ng fellowship. Kapag tayo ay nagkakaroon ng normal na buhay Kristiyano habang nasa church, tayo ay nagkakaroon ng kasiyahan sa fellowship. Awit chapter 16. Tignan po natin sa Awit chapter 16. Verse 11. Sa verse 11. Awit chapter 16 verse 11. Awit chapter 16 sa verse 11. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Yeah, you will show me the path of life.
in your presence is fullness of joy, and your right hand are pleasure forevermore. So while you are having a Christian life, you can have a real joy and happiness from the Lord. Kaya habang tayo ay nagkakaroon ng normal na buhay Kristiyano, tayo ay magkakaroon ng kagalakan, kasiyahan sa Panginoon. So if you really follow the God's will, and if you continue your sincere Christian life, God will also, the Lord will give you the real happiness and the real joy. Kaya kapag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, at tayo ay nagpatuloy na magkaroon ng sinserong buhay Kristiyano, kung gayon, ang Panginoon, siya ay magbibigay sa atin ng kagalakan at ng kasiyahan. And one more thing, where the born-again Christian, we can get the joy. At isa pa po, saan po makakakuha ng kagalakan ang mga tunay na born-again Christian? While we are preaching the gospel, we shall receive the joy and happiness. Habang ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, tayo ay magkakaroon ng kagalakan at ng kasiyahan. According to the Luke chapter 15, verse 7, Bible says, when the one sinner repent his sin and return to the Lord, there will be more joy rather than 99 just a person who does not need the repentance. Gaya nga po ng sinabi ng Biblia doon po sa Lucas chapter 15 verse 7, na kapag ang isang makasalanan ay nagsisisi, ay mayroon pang higit na kagalakan sa langit kaysa sa 99 na tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yes, Bible says when the one sinner repent his sin and then when he get the salvation, there will be the real joy to the Lord. And this joy also, our joy. Opo, meron pong tunay na kagalakan sa Panginoon kapag ang isang taong makasalanan, siya ay nagkaroon ng tunay na pagsisisi at nagkaroon siya ng kaligtasan, kaya nagkakaroon din naman sa pamamagitan nito ang kagalakan ang ating puso. At the first time, there is the joy of the salvation, right? After you get salvation. Sa una po, meron tayong kagalakan ng kaligtasan pagkatapos nating maligtas. But if you are not having a good Christian life, this joy of salvation shall be disappeared little by little. Ngunit kapag hindi tayo nagkaroon ng normal na buhay Kristiyano, ang kagalakan ng kaligtasan na ito, unti-unti itong naglalaho. So in order to keep this joy of salvation, you must evangelize your friends or your family members. Kaya naman po, para makapagpatuloy na manatili ang kagalakan ng kaligtasan, kinakailangan ay magpatuloy tayo na makapag-evangelize ng ibang mga tao sa ating kaibigan o kapitbahay. Yeah, through the evangelism, when your family members or friends are really saved, there will be also real joy in your Christian life. Kaya kapag nag-evangelize tayo ng ating mga kaibigan o kaya naman ay mga kapamilya, magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano. It means, as a born-again Christian, if you don't evangelize others, there is no joy in your Christian life. Ibig sabihin po nito, bilang born-again Christian, kapag hindi tayo nag-evangelize ng ibang mga tao, hindi tayo magkakaroon ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano. Isaiah chapter 12. Tignan po natin sa Isaías chapter 12. Verse 2 and 3. Simula po sa verse 2 hanggang 3. Isaiah chapter 12, verse 2 and 3. Isaiah chapter 12, sa verse 2 hanggang 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang Diyos ay aking kaligtasan, ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan, kaya't kayo iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. So, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation. Right? It means, while you are preaching the gospel, you can experience the joy in your Christian life. Kaya ibig sabihin po nito, habang ipinapangaral po natin ang salita ng Diyos, kung gayon, magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano. As a born-again Christian, when you join in the ministry of the evangelism, you can also get the real joy in your Christian life. Bilang born-again Christian, kapag tayo ay nakibahagi o lumahok tayo para sa pag-evangelize, kung gayon, magkakaroon din po tayo ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano. So, as a born-again Christian, if we have a normal Christian life, what is the four important elements in our Christian life?
Kaya kapag bilang born again Christian, nagkaroon tayo ng normal na buhay Kristiyano, ano po ba yung apat na elemento ng ating buhay Kristiyano? Number one, the Word of God. Una, salita ng Diyos. So, are you reading the Bible diligently? Kaya kayo ba ay masipag na nagbabasa ng Biblia? Every day, at least 3 chapters of the Bible you need to read and meditate. Araw-araw, kailangan 3 chapters ng Biblia ay basahin natin araw-araw. And you must listen to the Sunday sermon and Wednesday sermon. At dapat kayo ay makinig ng salita o ng sermon ng Wednesday at ng Sunday. Yeah. Desire the pure milk of the Word. Mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Yeah, through the Word of God, we will get the strength. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kalakasan. And number 2, prayer. At pangalawa, panalangin. And number 3, the fellowship with the brothers and sisters. At pangatlo, pakikisama, kasama ang mga brothers at sisters. Yeah, while you are having a fellowship with the brothers and sisters, you will get the joy also. Habang tayo ay nagkakaroon ng fellowship sa kasama ang mga brothers and sisters, magkakaroon din tayo ng kagalakan. And number 4, evangelism. At ikaapat, evangelism. Yeah, while you are evangelizing other family members or friends, there will be also joy in your Christian life. Habang tayo ay nag-evangelize ng ating mga kaibigan o kaya naman ikapamilya, magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating buhay Kristiyano. Okay, let's go back to 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. Balikan po natin, unang Thessalonica, chapter 5, sa verse 16. 16 to 18. Simula po sa verse 16 hanggang 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yeah. Rejoice always. Today, we'll learn about rejoice always. This is the will of God. Magalak kayong lagi. Ngayong araw na ito, napag-aralan po natin. Magalak kayong lagi. Ito ang salita ng Diyos. So, I really pray all of our brothers and sisters will rejoice in the Lord. Kaya ako po'y mananalangin na ang lahat ng ating mga brothers and sisters ay magagalak sa Panginoon. Okay, let's all pray. Manalangin po tayo. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat sa pagkakataon po ito na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Today, we meditate the word, rejoice always, according to the 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Ngayong araw na ito ay napag-aralan po namin mula po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 ang mga salita po na magalak kayong lagi. We know this is the will of God. Alam po namin na ito po ang kalooban ng Diyos. As our Lord commanded us, so let us practice the rejoice always in our Christian life. Kagaya po ng iniutos ng aming Panginoon, nawa kami po ay palaging magalak sa amin pong buhay Kristiyano. And also we really wanted to please the Lord through our Christian life. Tunay po na nagnanais po kami na mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. We know our Lord Jesus Christ's second coming is very near. So we have a living hope in the eternal heaven. Alam po namin na ang ikalawang pagdating ni Jesucristo ay malapit na, kaya kami po ay tunay na umaasa para po sa pagdating namin sa walang hanggang langit. Please protect all of our brothers and sisters from the Satan's temptation. Pakiisa, protektahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa panunukso ng Satanas. And also, please take care of all of our brothers and sisters until our Lord Jesus Christ's second coming. At isa pa, protektahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.